Deuteronomy 8 verse 18, kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. Ang kayamanan ay isa sa mga pinakamagandang regalo sa isang pamilya dahil nabibili nito kahit anumang gustuhin ng mga anak at higit pa sa sapat ang mga pananalapi na kahit ano ang hinahangad ng buong mag-anak ay makakamta nila ito. Hindi ba't isa itong pribileyo? Ating pag-usapan, kaibigan, ang napamilyang monarkiya at pamilya ng mga leaders na pinakamayaman sa buong mundo. Britain, $88 billion. Tinatawag na the world's longest reigning monarch o ang pinakamatagal na nagahari ng monarchs sa buong mundo ay ang pinuno lamang ng panglimang richest royal family sa buong planeta. Ang reyna, nakakahimlay lang, ay may tinatayang personal na yaman na umaabot sa $470 million, at ang pamilya nito ay may pinagsamang net worth na $88 billion, according na rin sa Forbes magazine. Ang bulto-bultong kayamanan ay binubuo ng sovereign grant, pati na rin ang pagkakaroon ng crown estate. Ang napakaraming ari-arian ng pamilya ay kabilang ang Sandringham sa Norfolk at Balmoral sa Scotland. Ito ang nagpapanatili sa kanila sa ranggo na mas mataas pa sa royalty ng Thai at Brunei royal families. Number 4, Abu Dhabi o UAE, $150 billion. Ang Abu Dhabi Royals na nagmula sa parehong lahi ng mga royals sa kalapit na bansa ng Dubai na ngayon ay pinamumunuan ang 7 United Arab Emirates at maaring matrace ang kanilang regional reign noong 1793. Tinatayang $150 billion ang kayamanan ng pamilya simula pa noong 1970s dahil sa pagtitinda ng langis na nagbigay daan sa dating yumaong sheikh na maging isa sa mga wealthiest landlords sa bansa ng London, at sa paghahambing sa pinuno ng Dubai na si Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ay may net worth na nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang $18 billion. Number 3, $335 billion. Ang ruling Thani family ay mayroong pinangahawakang mga investment na property sa bawat parte ng mundo. Kabilang na dito ang London's Sharjah Skipper Olympic Village at Harrods Department Store. Kabilang na dito ang New York's Empire State Building. Ang mga maharlikang ito ay pinamumunuan ni Sheikh Tanim bin Hamad Al Thani na may net worth na $2 billion. May mga investments ito sa iba't ibang kumpanya katulad ng Barclays Bank at automobile company na Volkswagen. At kung lilikumin ito lahat, ay nakakahalaga na mahigit sa $335 billion ang kanilang net worth. At sa edad na 41 years old, isa siya sa pinakabatang monarch sa mundo at isa sa 8,000 na pinakamataas sa Qatari Royals. Number 2, Kuwait. Meron silang $360 billion na net worth. Ang Saba family ay pinamumunuan ang bansang Kuwait simula pa noong 1752, at kinikilala silang major blue chip companies dahil sa kanilang huge investments sa bansang United States. Ang royal family na ito ay pinaniniwalaang aabot sa 1,000 miyembro o higit pa na kasalukuyang pinamumunuan ni Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Saba. Siya ang humalili sa trono noong 2022 dahil sa pagkamatay ng kanyang half-brother. Ang Kuwait royal family ay tinatayang may net worth na mahigit $90 billion noong 1991. At dahil sa pagtaas ng value ng kanilang stocks at shares, ang kanilang net worth ngayon ay umaabot na ng $360 billion, ayon na rin sa Forbes magazine. Number 1, Philippines, Marcos family. Tinatayang nasa mahigit $3 trillion ang kanilang net worth. Kung tutuusin, ayon sa unang ginang sa kanyang mga interview sa labas ng bansa at maging sa mga local interviews na katulad ni Maring Winnie Monsod at Madam Mel Chanco,
kanyang ipinahagi na bago pa maging presidente, ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ay mayaman na ito at makikita raw sa kanilang basement ang tonel-toneladang mga ginto na kung saan hobby ng dating Pangulong Marcos ang mag-ipunan ng ginto noong ito ay wala pang pamilya at umaabot ang kanyang investments sa ating panahon ngayon sa 170 banks na mahigit 3 trillion US dollars. Ngunit hindi ito nakarecord sa Forbes magazine, kundi ang nakarecord na pinakamayamang royalty sa buong mundo ay Saudi Arabia. Meron silang net worth na 1.4 trillion US dollars hanggang 1.5 trillion US dollars. Si Sheikh Mohammed bin Salman ay isang crown prince sa Kingdom of Saudi Arabia at kamakailan lamang pinirmahan ng crown prince ang isang investment fund na nagkakalaga ng 2 billion US dollar stake sa bagong kumpanya ni Jared Kushner at ito ay isang maliit lamang na halaga o barya para sa kanila. Ang Kingdom of Saudi ay kabilang sa pinakamayamang maharlikang pamilya sa buong mundo na pinamumunuan simula po noong 1744 at ipinangalan pa nito ang sarili sa kanyang bansa na Saudi. Si King Salman ang namuno sa bansa ng Saudi noong 2015 hanggang sa kasalukuyan at pinaniwalaan na mayroon siyang net worth na aabot sa 18 billion US dollars. Isa siya sa individual na pinakamayamang maharlika sa buong mundo. At nito lamang nga, makikita natin kaibigan na ang House of Saud, ang pinakamayamang pamilya sa representasyon ng isang prince, ay dumalaw ito sa ating bansa para i-meet ang ating Pangulong PBBM. Isa kaya itong pagbibigay pugay na hindi sila ang pinakamayaman sa buong mundo, bagkus ang pamilyang Marcos, ang pamilyang Pilipino? I-comment mo ng kaibigan sa baba para malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. Salamat kaibigan at God bless. Pangalawang Korinto 9 verse 8 to 10. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa tulad ng nasusulat. Siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Kaibigan, tunay nga na ang kayamanan ay isang binhing ginintuan na nakabaon sa ating mga puso at ito ang pananampalataya sa Diyos. Isang binhing karakter na nagmumula sa Panginoon, ang binhi ng pagkakaroon ng ginintuang puso. At paano tayo makakakuha ng ginintuang puso? Ang pagpapasakop sa ating Panginoong Hesukristo dahil siya ang tunay nating kayamanan. Dahil kung nasa atin na ang kayamanan ng buong mundo na si Hesukristo, ay mapapasa atin na ang lahat. Kaya naman kaibigan, nais mo bang maging mayaman? Ang tingin mo si Hesukristo sa iyong buhay ngayon na.